Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa lahat naming mga viewers all over the world. Nandito na naman kami magbigay sa inyo ng isang pag-aaral tungkol sa ating sinimulan na topic. At bago tayo magsimula, please like, share and subscribe sa aming YouTube channel para updated kayo sa mga susunod na videos namin. Ang aming nasimulan na topic, yung part 1 natin ay ang pitong salot. So alam natin na noon pa sa Old Testament, sa time ng mga Israelites, bago sila kung ano man ang kanilang gagawin, ang binabantayan ng mga Israelites, yung mga tao doon sa kanilang kampo, ay yung tagpakakak. Pag meron silang lulusubin na kaaway o isang lugar na sinabihan sila ng propeta na lulusubin nila, ipatunog yung terpakaka. So alam na nila kung anong gagawin. Tapos, pag meron silang kaaway na darating, pinatunog din ang pakaka. Pag bago sila magupag, sila ay mayroong mga pagtitipon doon sa tabernakulo na sila nasa kanilang bahay, patunog ang pakakak. Ngayon, sa ating pag-aaral ng pitong salot, bago ibuhos yung bawat isang salot, ay patunogin ang pakakak. Kaya nga, yung Apocalypse chapter 8 at Apocalypse na sasabi doon ang mga pakakak, pitong pakakak, ay may kaugnayan sila sa Apocalypse kapitulo 16 na nandoon ang pitong salot. So yun ang ating ipagpatuloy ngayon. So paalala natin na yung pitong salot ay close of provision. Wala nang kaligtasan diyan. Wala nang tatanggapin kapatawaran, wala nang dalangin tatanggapin, kaya yun ay patikim ng Diyos na hirap dahil sa pagtanggi sa katotohanan. So, yan na ang sahe na sarado na ang pintuan ng awa. Wala nang panahong ibibigay ang Diyos. Kaya tayo ay may panahong pa. Dapat natin niyang alamin at ating sundin at na tayo makaiwas dyan sa pitong salot. Dahil tayo ay napag-aralan natin una, ay talagang kabahong yun, sumangasugat. Ngayon ay naroon tayo sa ikalawa. Ano ang ikalawang salot? Na bago ibuhos yung ikalawang salot, ipatunogin pa yung pakakak. So ang pangalawang pakakak, mababasa natin sa Apocalypse Kapitulo 8 sa kanyang versikulo 8-9. Sabi dito, at humihip ang ikalawang anghel, at ang tulad sa isang malaking bundok na nagliliyab sa apoy ay nabulusok sa dagat. At ang ikatlong bahagi ng dagat ay naging dugo. At namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na nasa dagat na mga may buhay, at ang ikatlong bahagi sa mga daong ay nawala. So ngayon, yun ang nangyari paghihip ng ipangalawang pakakak. Tingnan natin sa pangalawang salot kung ano ang nangyari na. So, dito sa Apocalypse, sa kanyang kapitulo 16, versikulo 3, sabi dito, at ibinuhos ng ikalawa ang kanyang mangkok sa dagat. So, katulad, no? At naging dugo na gaya ng isang patay, at bawat kaluluwang may buhay sa makatuwid ay ang nangasa dagat, ay nangamatay. So, magkaugnay sila. Meron silang parang connection. Paghihip ng ikalawang trompeta, ang dagat ang sinisira. Merong isang bundok na nagliliyab na apoy. Tapos, kaya nga namatay, no? So, maintindihan natin bakit patay ang mga isda, lahat ng mga may buhay doon sa dagat,
dahil sa isang nagliliyab na bundok ng apoy. Yung hinihihip yung pangalawang pakaka. Kaya nga yan ang salot. Parusa yan. Parusa yan na pahirap sa tao sa mga tumanggi sa katotohanan. Mm. O, kaya patikimin niya. Wala na silang maiulam. Patay na ang lahat ng isda. Wala nang maglalako isda. Ng isda, isda, isda. Wala nang lalakuin. Wala na, patay na lahat. Ang dagat naging dugo na. Mm. Ang kulay katulad ng panahon ni Mrs. ng unang salot, dugo din ang ginamit ng Diyos una noon. Bakit naging dugo? Ano? Ang pangalawa, ang buhay mong katulay. Naging dugo dahil yung mga masamang tao, yung mga nag-uusig sa mga banal ay gusto nila na magpabuhos ng dugo, di ba? Pumatay lang tao. Mahilig sila pumatay. Masisiyahan sila, masaya sila na nakita nila yung taong banal na hindi tumatanggap sa tanda ng hayop ng Linggo. Ayaw nilang sumasamba ng hayop, ayaw nilang palitan yung kanilang tanda ng Panginoon na Sabado, ipapatayin nila. Kaya, mahilig sila sa dugo. Ngayon, painumin sila ng dugo. Yung tatanggap. Oh. Tataputin yan doon sa 13 na sinabi na hindi kayo makakabili, hindi kayo makakapagpabili pag hindi kayo tumanggap sa hayop. Ngayon, pag tinanggap mo, yan ang naman ang mangyayari. Mm. So, kaya, takot tayo, pangwan. Tanggapin natin yung tayo ay magtiis, maghirap, dahil sa salot, pero huli na yun. Wala nang tatanggapin. Ngayon talaga ang araw ng kaligtasan. Yan, hula na yan. Ngayon ang araw ng kaligtasan, dapat, nung malaman natin ito, maghanda tayo sa sarili natin. Hindi tayo makatanggap ng tanda ng hayop. No. At ngayon, gusto nila ng dugo. Patay lahat na isda. Wala nang makakain ang mga tao. Pero alamin natin yung mga taong banal, meron silang pagkain galing sa Panginoon. Meron silang sa ibang teksto na handa ang Panginoon na hindi magugutom. Hindi sila magugutom. Mababasa natin yan sa mga awit. No, na hindi nagugutom ang mga taong ang mga matuwid, no? Hindi sila magugutom. Hindi sila gugutomin. Titingnan natin 'yan. Babasahin natin 'yan bago matapos itong ating salot na topic. So ngayon, puntahan naman natin yung ikapangatlo. Naging dugo na ang dagat, no? So, patay na ang lahat ng mga isda. Ay, meron pa man tayong mga hayop. May kabahong pa. Mayroon pa sugat ang mga tao. Isipin natin, Brother Fred, may mga kabahong. Merong mga, ba yan? O mga sugat na... Hindi mapagaling. Hindi na mapagaling. Wala nang lunas, no? Mga masama. Na sugat. Para yung sugat na yan, katulad yan sa kitong, yung leprosy, leprosy? Yan ang katulad niyan, na ang laman ay naagnas, lumalabas ang mga buto, yan ang parusa. Ngayon, tatakutin tayo ng sanlibutan na tanggapin yung hayop. Pag hindi niyo tinanggap, ay hindi kayo makakabili, hindi kayo makakapagpabili. Kaya nga, pag tinanggap na mo naman, yun naman ang mangyayari. So, mamili na lang tayo. Tanggap tayo sa tanda ng hayop para hindi tayo gugutomin, makabili tayo, makabenta tayo sa ating mga produkto, pero ang sa dulo, merong salot. Pero kung magtiis tayo, hindi tayo makakain, hindi tayo makapamili, hindi tayo makabinta, pero ang Panginoon
may protection sa atin, hindi tayo magugutom. Dalawang kuan, mangyayari niyan. Yung parusa naman ng Panginoon sa tatanggap ng hayop, mabasa natin dyan sa 14, 9 hanggang 11, ay siya rin ay paparusa sa nagtanggap. Yung mga tao sa sanlibutan na mag-order niya New World Order. Ay tatakbutin ang tao na hindi ka makabili pagka hindi mo tatanggapin. Pag tinanggap mo naman, ang Diyos naman ang kalaban mo. Yun. So, mamili lang tayo dito, mga kaibigan. At ngayon, puntahan natin yung pangatlong salot. Tingnan natin. Babasahin muna natin. Okay. Bago ibuhos yung pangatlong salot, hihihip muna ang yung pangatlong trompeta. Tingnan natin. Sa Apokalipsis, sa kanyang Kapitulo 8, Versikulo 10, sabi dito, at 11. At humihip ang ikatlong anghel, at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituin na nagliliyab na gaya ng isang sulo, at nahulog sa ikatlong bahagi ng mga ilog at sa mga bukal ng tubig. 11. At ang pangalan ng bituin ay Ahinho. At ang ikatlong bahagi ng tubig ay naging ahinho. At maraming tao ay nangamatay dahil sa tubig sapagkat mapait ang tubig. Mm. Mapait ang tubig. So, ang paghihip ng... Wala nang inumin. Paghihip ng pangatlong anghel, naging ahinho yung mga bukal ng tubig at saka yung ilog. At sabi dito sa Apokalipsis, Kapitulo 16, versikulo 4. At ibinuhos ng ikatlo ang kanyang mangkok sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig at nangaging dugo. Ang inumin naman, kanina na, agad, na. Agad naman ay sa ilog, itabang. So, wala nang maiinom. Wala nang maiinom. Wala nang mauulam, wala nang maiinom. Wala nang mauulam, wala nang makakain, na wala na silang wala na silang makakain na isda, wala na silang makain. Ay, mayroon pang manok. Mayroon pang manok. Mayroon pa silang mga pato, mayroon pa silang manok na makakain nila. Pero tingnan natin, Brother Fred, kung hanggang saan sila mawala ng pagkain, lubusang mawala ng pagkain. So dito sa pangatlo, ang ilog at saka yung bukal ng tubig wala na. Wala na, no? Maging pait, maging dugo. So dahil gusto nila ng ng dugo, bumuhos ang dugo sa mga tao, mga banal. O ngayon, painumin sila ng dugo. Libo-libo ang pinatay ng Dark Ages. Natutuwa sila pumatay. Kaya ngayon, gusto rin nilang pumatay. Gusto nilang pumatay ng tao. Paparusahan sila ng Panginoon. Kasi, ang salot na ito ay napakatindi. Napaka-terrible. This is a very terrible plague. But sabi ng ibang tao, ay mayroon na tayong high-tech na mga purifier na kahit yung ihi ng tao ay maging purified, tapos may maiinom pa. Ipaano naman yung mga kuryente doon? Hindi ba kaya sila nag-short circuit? Paano naman yun? Yung Maria Cristina Falls, yun ang nagpa-ano ng ating ilaw dito sa Mindanao. Pag naging dugo na, anong mangyari? Anong mangyayari sa mga hydroelectric power? So, wala na. Yung mga high-tech na mga purifier, hindi na yung kagana. Kaya nga, huwag nating paliitin ang kapangyarihan ng Panginoon. No? Si Satanas, mahilig na paliitin ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya, kung tayo ay sa Panginoon,
aasa tayo sa Panginoon at ating paniwalaan. Paniniwalaan natin kung ano mangyari. O panampalataya natin na walang sino mang makapipigil sa mga plano ng Panginoon. Pag ibuhos na niya yung salot, napakatindi at very terrible place. So, wala nang mainom. May kabahong ka pa. May mga sugat pa kayong masama. Ay, napakasakit. Araw at gabi, wala kayong pahinga. Tapos, wala kayong maiinom. Wala nang isda. Wala nang ulam na wala nang mahilig ulam sa isda. Oh, yung mga mahilig patay sa isda. Patay na lahat. Gawa nung naging dugo ang dagat at saka mga bukal. Meron pa silang chicken, brother friend. So, tingnan natin yun sa... yun ang pangatlo. So, sa versikulo 5, sabi dito, at narinig ko ang anghel ng tubig na nagsasabi, matuwid ka na ngayon at ng nakaraan, o banal sapagkat humatol ka na gayon. O hinatulan yung mga taong mahilig magpa, ano, mapamatay ng tao, no? Bumuhos ng dugo. At sa versikulo 6, sapagkat ibinuhos nila ang dugo ng mga banal at ng mga propeta, at pinainom mo sila ng dugo, ito'y karapat dapat sa kanila. Babalik sa kanila yung mga nangyari noon na sila naman ang iinom ng dugo. Sila naman, ipainom sila ng... Sila ipainom na sila ng... sila sa pag-agos ng dugo. So, babalik at punta na naman tayo sa pang-apat. Humihip yung pang-apat. Sa Apocalypse, sa kanyang kapitulo 8, versikulo 12. At humihip ang ika-apat na anghel. At nasugatan ang ikatlong bahagi ng araw. Ang araw na naman, Brother Fred, ang sinira. At ang ikatlong bahagi ng buwan. At ang ikatlong bahagi ng bituin. Upang magdilim ang ikatlong bahagi nila at upang ang ikatlong bahagi ng maghapon ay huwag lumiwanag. At gayon din naman ang gabi. Didilim. Lalo. Didilim. So, madilim. Dito sa salot na pang-apat, tingnan natin kung anong nangyari. At sa Apokalipsis Kapitulo 16, sa kanyang versikulo 8, at ibinuhos ng ika-apat ang kanyang mangkok sa araw. Di ba magkaugnay, mayroong silang connection, yung pakakap, araw, at pangatlong bahagi. Dito sa ano, dito sa salot, araw din, no? At ibinuhos ng ika-apat na ang kanyang mangkok sa araw. At ibinigay nito sa ibinigay nito ang kanya sa kanya ng masunog ng apoy ang mga tao. Grabe. So kung ano yan sa Bisaya ba nang napaig? Pilu-piluin. Ano ba yung pilu-piluin, Brother Fred? Tiklop-tiklopin. Tiklop-tiklopin. Ang araw ay makasunog na. Itong seven time na yung araw ngayon, gagawing pitong init na yun. Sa, tingnan natin, ano ang mangyayari sa mga tao pag dumating na yan? Versikulo 9, at nangasunog ang mga tao sa matinding init. At sila'y namusong sa pangalan ng Diyos. Sila so, naman ay na. Yung sunog na yan, hindi makamamatay. Hindi mamamatay. Parusa lang yan na titiisin nila yung hirap na kanilang tinanggap sa pagtanggi sa kaligtasan. Hindi pa mamamatay yan. Kahit anong gagawin nila, kahit magbibigti pa sila, kahit babarili nila ang sarili nila, hindi sila mamamatay. Ipatitikin yung sakit, yung hirap. Yung hirap, pahirapan sila ng Panginoon dahil sa kanilang ginagawang hindi pansin sa kanyang mga... Sa kaligtasan na inaalok ng Diyos. Sa kaligtasan na inaalok. So, nangasunog ang mga tao. Yung mga manok masusunog din. At kahit sila ay... Wala na talaga makakain. Wala na. Wala nang isda. Yung mga baka, patay na. May kapang... So,
At sila'y namusong sa pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito at hindi sila nangagsisi upang sila'y luwalhati. Wala na rin pating bigas niyan, kaya hindi na rin sila makakapaghasik. Hindi na rin makakakuha sa tubigan. Oh. Gawa nung ang tubig naging dugo na. O paano man matatubo yung mga humay, yung mga palay. Lahat pahirap, gutom ang nadanasin ng mga taong ayaw na lumapit sa Diyos. Kaya yan ay babala sa atin na atin yung paghandaan, dahil pag dumating na yan, hindi na yan mababago ang hatol ng Diyos. Ngayon yung pagpili natin sa kaligtasan. Kahit mahirap-hirap, kahit makipot ang daang patungo sa buhay, ay yun naman ay matatapos din. Na ang ganti nun ay kaligtasan, buhay. Kaysa ikaw ay magtanggi-tanggi sa mga aral ng Diyos, ay ang iyo namang tatanggapin sa unahan ay parusa. At saka yung salot na yan, yun ay patikim lang. Hindi pa yan yung impyerno. Hindi pa yan yung apoy at asupre. Yan ay partial na parusa. Patikim na parusa dahil sa mga taong hindi nagpapansin sa mga aral ng Diyos. Dito sa Apokalpano, sa mga awit, yung mga matuwid, yung mga nagsisitalima sa mga kautusan ng Panginoon, ano ang sabi dito? Sa mga awit, kapitulo 33, sa kanyang versikulo 18 at 19, sabi dito, narito ang mata ng Panginoon ay nasa kanila na nangatatakot sa kanya. Mm. Di ba ang pagkatakot ng Panginoon ay fear God and keep His commandments? Mm. Sa kanila na nagsisiasa sa kanyang kagandahang loob, 19, upang iligtas ang kanyang kaluluwa sa kamatayan at upang ingatan silang buhay sa kagutom. Oh. So, ang mga taong mga masama, yung mga taong hindi nagsisitalima sa mga salita ng Panginoon, tulad ng ating ginagawa ngayon, maraming mga taong ayaw nilang makinig, ayaw nilang maniniwala, dahil walang kabuluhan yan. No? Ang salita ng Panginoon ay walang kabuluhan sa mga taong walang takot sa Diyos at walang pag-ibig sa Diyos. Gawa no? Nung Juan, ang sarili ang iniintindi nyo. Hmm. Sariling kaligayahan na kumukupas naman ang gusto ng tao. Kaya ayaw silang magtiis na mabago ang buhay, mabago ang panlasa, mabago ang pananamit lahat. Gusto ng Diyos ay mabalik ang tao sa pagkabata. Yung ugali ng bata na masunurin sa magulang, yun ang ginagawa ng Panginoon. Maging gayon din tayo, dahil ang Panginoon, ang Diyos, ay ating magulang yan, ating ama. Kaya tayo ay iniaayos bilang anak na mapabuti ang ating kalagayan. Yan ang plano ng Panginoon. Pero kung ayaw, yan ang mangyayari. Ibinigay ng Panginoon ang babala para hindi naman siya masisisi ng Diyos na hindi ko alam, mayroon ko lang ganitong salot. Walang katwiran na sila na, sa Panginoon, hindi namin ito alam. Pero, sabi na, hindi namin ito alam. Kaya, wala kaming pananagutan. Hindi mo nasasabi na hindi alam na. Dahil ngayon pa, mula pa noon, ipinangangaral na ang Ebanghelyo. Pero sabi ng Panginoon sa Oseas, Kapitulo 4, Versikulo 6, ang mga tao ay maraming tao na hindi nila alam. Pero sila, anong mangyari sa kanila? Sila ay sabi sa Bisaya, yung tao nila ay... Kaya nga may pangangaral, ipaalam sa buong mundo. Sabi ay, magsihayo kayo sa buong sanlibutan. Okay. Oseas 4. Bago matapos ang 4, alam na ng lahat. Mm.
ang aking bayan, Oseas 4, sa kanyang Kapitulo 4, versikulo 6, ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. So kung hindi niyo alam yan, sisirain pa rin ng Panginoon. Sabi niya, ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Bakit so, na kulang ng kaalaman? Hindi maniwala. Hindi pinapansin. Walang. Hindi ang pagkukulang dahil ang Biblia, matagal nang naka-record kung paano maliligtas. Sabi dito, sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman. Pag may mangangaral ng salita ng Panginoon, ayaw nila makinig, baliwala. Ayaw tanggapin. Sa mga radyo, sa mga... Television. Pinapatay. At nililipat nila doon sa mga sayaw, sa mga drama. Ayun, walang pumapasok na salita ng Diyos. Kaya nga, sino ang may gawa niyan? Kasi yung 2 Corinto 4.4. Ang Diyos. Inulagan ng mata. Ipag-iisip ng tao para huwag makita ang kalulhatian. Dito ng sabi, sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka. Gagantihan ng Panginoon. Kung anong ginagawa natin, yon ang kanya ding ibalik sa atin. No? Baliwalain natin kaya yung kanyang salita. Nabanggit mong dugo, ay ano, yung mahilig sila, bumalik sa kanya. Bumalik sa kanila. Sila naman ang painumin ng dugo ng Panginoon. Dugo ng ang dagat ng matay ng isda. Tapos mga pukal ng tubig, naging dugo rin. Wala nang ipagsasaing. Paano naman yun? Wala na silang pang ano sa pang dressing ng kanilang mga pigsa, mga sugat. Wala na silang pang dressing. Kaya napakatindi, napaka-terrible. Yan ay babala ng awa ng Diyos na bago dumating yan, ay huwag mangyari sa atin yung tayo'y mapa-ano. Kaya ang tao na nasunod sa Diyos, mayroon siyang kubiring. Sabi doon sa mga awit, ang Panginoon ay kanlungan. Siyang kanlungan. Hindi sila pa ipabayaan ng Panginoon sa tatalban. Kagutom. No? Hindi sila gugutumin. Makita naman natin, Brother Fred, noong sa panahon ni na Moises, sila ay naglakbay doon sa disyerto. Pero hindi sila nagugutom dahil binigyan sila ng pagkain ng Panginoon. Meron silang alapaa. Meron silang mana. Binuhos ng Panginoon araw-araw, umaga, tuwing umaga. Tapos, meron sila sa gabi, meron silang haliging apoy. Ganyan ang Panginoon. Ganyan niya kaibig-ibig yung mga tao. Inalagaan niya. Binigyan niya ng pagkain sa hustong panahon. So, ito ang ating iisipin ngayon. No? Mapaghandaan na huwag tayong sama dyan. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Pag narinig mo ang tinig, alam na natin kung ano ang ating gagawin. Saliksikin natin ang ating mga banal na kasulatan at saka subaybayan ninyo ang aming susunod na mga videos dahil pag-aralan natin kung ano ang ating dapat gagawin para tayo ay makaiwas sa mga yung kapuutan ng Panginoon at tayo ay maliligtas, tayo ay maka-enjoy sa langit, sa bagong langit at bagong lupa na inihanda ng Panginoon sa mga nagsiibig sa Kanya. So hanggang dito muna tayo. At atitong dudugsungan sa susunod na panahon. Ito si Sister Fee, magsabi sa iyo ang maraming salamat at God bless. Dito sa kabila ay hanggang sa muli nating pagkikita at pagsasama. God bless.